Hi everyone, welcome to Sir Tech Review. So, nirelease na nga ng Xiaomi ang kanilang bagong Redmi Note 12 series. At mag-uumpisa tayo sa pag-unbox dito sa bagong 12 Pro Plus 5G. Ang presyo nito ay 21,999 pesos. Alam naman natin na kapag nag-release ang Xiaomi ng Redmi Note series, usually, sulit talaga yan para sa presyo. Pero, according sa mga nababasa ko sa social media, medyo mixed reactions yung nakuha ng Redmi Note 12 Pro Plus 5G dahil sa kanyang presyo. Kasi nga, 22,000 pesos or 21,999 to be exact. So, titingnan natin kung deserve ba ng phone na to yung presyo na yan. So, gagawa din ako ng separate na in-depth full review ng phone na to. Hopefully, marilis ko yon next week. Pero sa ngayon, mag-unbox muna tayo. So, merong tatlong kulay itong Redmi Note 12 Pro Plus kapag bibili tayo. Merong polar white, yan yung i-unbox natin ngayon. Sky Blue at Midnight Black. Tapos available na to sa online stores ng Xiaomi, offline stores or physical stores at sa kanilang TikTok shop. Pagkatapos, from April 15 to 21, merong pre-order freebies na ibibigay ang Xiaomi at yan ang Redmi Buds 3 Lite. So samantalahin nyo guys yung mga dates na yan. Okay, so bago natin to i-unbox, intro muna tayo. Okay, so kagaya ng dati, before tayo mag-start, please consider subscribing at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka agad kapag may bago na naman tayong video. Okay, so unbox natin tong Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Familiar pa rin yung design ng box nitong 12 Pro Plus. White pa rin at may picture ng mismong phone dito sa harap. Yung i-unbox nga pala natin, kagaya na sinabi ko kanina, ay polar white, tapos 8 256 GB. Pag-open natin, document sleeve pa rin yung nasa ibabaw. Meron pa rin tayo ditong SIM ejector pin sa loob, documentations, at syempre, yung manipis na jelly case. Maliban sa merong takip yung USB-C port ng jelly case, wala nang special dito kasi talagang sobrang lambot lang. Okay, ito na yung ating Note 12 Pro Plus na nakabalot sa manipis na paper. Yung top specs ay nakasulat dun sa harap ng balot. Meron tayong 200 megapixels na camera na merong OIS, 120 watts na hypercharge, 120Hz AMOLED display at Dimensity 1080 na chipset. Tagalin natin ang balot. Grabe guys, yung ganda nitong polar white. Napakalinis tingnan. Wala silang inilagay na texture or patterns. Talagang pure white lang. Ang ganda ng simplicity nito. Sa ilalim ng box, may good news tayo kasi yung 120 watts na kasama sa charger ay GaN charger na. Hindi siya silicon-based, kaya mas safe to gamitin. Lastly, sa ilalim ng box, ay yung USB-C cable. Okay, so unahin natin yung design nitong Redmi Note 12 Pro Plus. So, kagaya na sinabi ko kanina, gustong-gusto ko yung simplicity na itsura ng phone na to. Kasi kita nyo naman, walang kahit anong patterns, textures, holographic designs, or whatsoever. Talagang plain and plain white lang. Pero, nagustuhan ko yung ginawa nilang konting touch dito sa camera module. And may pagka-silver yung buong module, kaya angat na angat siya. Nakadagdag yun sa pagiging premium niya. Ganyan din yung kulay ng mga sides or ng kanyang plastic frame. By the way, yung likod nitong Redmi Note 12 Pro Plus ay glass. Okay, glass yan. Tapos medyo curved ng konti dito, kaya komportabling hawakan. Tapos protected ng Corning Gorilla Glass 5 yung likod nitong Redmi Note 12 Pro Plus. Pero maliban sa Corning Gorilla Glass 5 na protection nito, meron pa tong IP53 splash proof rating. So if ever na matapunan to ng tubig, mabasa ng ulan, okay lang. Hindi nito basta-basta papasukan ng alikabok. So safe na safe to kung sakaling gagamitin natin to kapag nag-travel tayo. Isa din sa mga unang hinangaan ko dito sa 12 Pro Plus ay yung kanyang haptics. Guys, ang ganda ng vibration kapag pumipinto tayo sa keyboard. Grabe. Grabe talaga. Sobrang satisfying. So, kuha ko sa inyo, huwag nyong i-off yung vibration sa keyboard. Ang sarap gamitin. Pagkatapos itong Redmi Note 12 Pro Plus ay compatible na sa Wi-Fi 6. So, mabilis ang magiging Wi-Fi connection natin dito. Pagkatapos, yung kanyang fingerprint ay nasa gilid. So, mas komportable kapag mag-unlock tayo ng phone. So, test natin. Kaya isang dampi. Napakasate lang ng animation. Na-unlock siya agad.
kaya walang sagabal. So, mabilis at reliable yung kanyang fingerprint scanner. Pagkatapos, dual speakers na yung meron tayo dito. Meron tayo dito sa ilalim, which is yung main. At meron tayong secondary speakers dito sa taas. Pagkatapos, meron tayong headphone jack at meron tayong IR blaster. Nakakalungkot lang kasi wala tayong micro SD card slot dito. Dual SIM lang siya. So, mabuti na lang talaga, 256GB na yung mabibili nating Redmi Note 12 Pro Plus dito sa Philippines. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.67 inches, Full HD Plus Flow AMOLED, 120Hz yung kanyang max refresh rate, pagkatapos 900 nits yung kanyang peak brightness. Accurate yung colors ito kasi DCI-P3 yung kanyang color coverage. Pagkatapos, protected din ng Corning Gorilla Glass 5 yung display nitong Redmi Note 12 Pro Plus. Ngayon, kagaya nung papansin ninyo, almost proportion na. Actually, sa unang tingin, masasabi mo talaga na pantay yung bezels ng phone na to. Lalo na yung kanyang chin, tsaka yung forehead. Pero sa totoo lang, sa personal, may konting-konti pa rin difference. Pero kagaya nung sinabi ko, sa unang tingin, halos hindi mo na talaga yan makikita. Medyo magiging hati yung opinion natin sa placement ng kanyang punch hole selfie camera. Ako hindi ko talaga yan preferred. Mas gusto ko yung nandito sa gilid, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Mabuti na lang, hindi ganun kakapal yung punch hole selfie camera nitong phone na to. Saktong-sakto lang. Tapos yung na-appreciate ko din sa display nitong Redmi Note 12 Pro Plus, ang sharp ng mga text, ang sharp ng mga icons, ang ganda ng kulay, talagang color accurate siya. So hindi tayo bibitinin nito pagdating sa quality ng display. So ngayon, punta tayo sa settings. Tingnan natin yung refresh rate settings niya. So by default, and naka-select na yung 120Hz na refresh rate, pero mababa naman siya to 60Hz kung kinakailangan. Pero kung sakali talagang gusto nating makatipid ng battery, pwede natin i-click yung custom tapos i-select lang natin 60Hz na refresh rate. Sa color scheme naman, by default, naka-select na yung vivid. So, mas vibrant talaga yung color reproduction niya. Pero kung sakali na gusto pa nating enhance, pwedeng saturated or pwede na namang standard para mas natural yung kulay. Isa pang good news guys ay level 1 yung kanyang Widevine security. So, makakapanood tayo ng mga full HD content sa mga streaming services. At para sure, tinignan ko na rin dito sa playback specification ng Netflix at level 1 pa rin, makakapag-play tayo ng mga full HD content. Ngayon, pagdating naman sa kanyang performance, naka MIUI 14 na tayo on top of Android 12. Pagkatapos, Dimensity 1080 yung kanyang chipset, 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM at 256GB yung kanyang storage, UFS 2.2 na yan. So ito na yung version ng MIUI 14 na madami ng customization na pwedeng gawin. So for example, itong folder na to, edit folder, pwede na nating lakihan. Ayan. Para mas maganda tingnan, mas pleasing sa mata, at syempre mas madaling pindutin. Meron din tayong memory extension dito, up to 5GB. Pero enough ko muna kasi hindi ko naman kailangan pa. At mas magiging maganda yung performance ng phone natin kung naka-off to. Pero if ever talaga na talagang madami tayong papatakbuhin mga application at once, pwede nating i-on yung memory extension para maiwasan ng paghang. Ngayon, para magkaroon naman kayo ng idea kung mabilis bang uminit yung Dimensity 1080 lalo na sa mabibigat na application or games, makikita nyo dito sa wildlife stress test na hindi nadagdagan ng kahit isang degree yung ating temperature. Pero take note guys, naka 60Hz tayo na refresh rate niyan. Tsaka ako na ipapakita yung result dun sa 120Hz na refresh rate. Pero dito pala makikita ninyo, hindi ganun kalala yung heat na na-produce niya after ng ating test. Pagdating naman sa battery consumption, makikita ninyo, 5% lang yung nabawas. Actually, kaya dito sa Asphalt 9, makikita nyo naman, although hindi niya talaga na-generate lahat ng graphics, hindi pa siya ganun ka-optimized pagdating sa gaming, lalo na dito sa Asphalt 9. Pero, sobrang decent na yung graphics natin dito. Meron tayong mga reflections, tapos hindi naman potato quality yung mga effects. So, okay naman. At ang pinaka-importante sa lahat, wala akong na-experience dito na frame drops or anything. Talaga napaka-smooth lang ng gameplay. Sobrang luwag pa ng headroom niya kung tutuusin. So, kung sakali na maglalaro tayo ng mabigat na games, maasahan natin itong Redmi Note 12 Pro Plus. Doon tayo sa isa sa pinakamatinding part ng phone na to, yung kanyang camera. So, yung main shooter natin dito ay 200 megapixels na camera. At meron pa yung OIS or Optical Image Stabilization. So, by default, talagang stable yung mga videos na kukuha na natin dito. At if ever
na mag-take tayo ng mga digital zoom, stable yung kuha natin. Meron din tayo ditong 8 megapixels na ultra-wide lens at 2 megapixels na macro at 16 megapixels naman yung ating selfie camera. So ngayon, magbibigay muna ako ng ilang mga sample shots at abangan nyo dun sa in-depth full review kasi mas madaming pa ako mga samples na ipapakita. So, enjoy! Okay, last na pag-usapan natin ay yung kanyang battery. 5,000 mAh yung ating capacity dito. At kagaya ng sinabi ko, sobrang bilis ng charging speed ng phone na to. 120 watts, guys. Plus, yung charger na kasama nga sa box, sobrang safe gamitin kasi gun charger na. At para mabigyan kayo na idea kung gano'n ito kabilis, from 27% hanggang 100%, 20 minutes lang, guys, yung inabot. So, isipin nyo yun. Baka nagkapi lang kayo o naligo kayo, nagbihis, puno na agad yung battery natin. Okay, so sa ngayon, yun na muna yung mga information, data, or specs na gusto ko i-share sa inyo tungkol sa phone na to. Marami pa akong gustong i-share sa inyo pagdating dun sa in-depth full review. Hindi ko muna ibibigay yung final verdict ko dito sa phone na to. Pero so far, guys, wala pa akong maireklamo sa kanya. Ang ganda ng phone na to. Nagustuhan ko yung design, nagustuhan ko yung camera, performance, pati na rin yung display. So, almost lahat ng aspect, okay sa akin. Pero syempre, kagaya sinabi ko, abangan nyo in-depth full review, baka sakali, meron na ako maibigay ng mga cons pagdating sa video na yon. Pero okay guys, para dun sa mga nakabili na, share nyo naman sa akin yung experience nyo dito sa phone na to, comment nyo lang dyan sa baba, at if ever na plano nyo bumili ng phone na to, anong kulay yung napili ninyong bilhin, at kailan kayo bibili, comment nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat guys sa pagsama sa akin sa video na to. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.